Ano, Miguel? Magtititigan na lang ba tayo? Huwag kang uupong hanggat di ka nakakasagot. Ma'am, 20. Anong 20? Mali! 15. 14. Saan mo ba pinagkukuha yung mga sagot mo? 8. 7. Ha? 6. 3. 2. Ha? May po, ma'am! Pagsakin mo na ang batas. Naiinip na ako eh. Kamagala, coach. Na-enjoy ko lang ang laban. O ano, kaya pa? Tatagan mo lang. Dehadong-dehado tayo sa puntos. Knockout na lang ang pag-asa natin. Okay na po siguro to, Manong. Ang dami pa, oh. Kailangan ko na po kasing umalis eh. Bukas ko na lang po lilinisin to. Mahirap tanggalin yan kapag natuyo na. Takbo ka kasi ng takbo. Pati polo mo, dumiyan na. Oh. Ay! Naku. Sige, mauna na muna ako. Kuya? Huwag kang magalala, malayo sa bituo ka to. Importante, panalo. Panalo ka, kuya? Panalo, knockout. Knockout pa talaga? Sayang, kuya. Mukha isa-isa mong panalo. Yung pa hindi ko napanood. Lahat ng talo mo, napanood ko. Pero ang hirap mong tignan, kuya. Takwa mo ngayon mukha mo. Mas lalong walang magkakagusto sa'yo niyan eh. May nagkakagusto naman sa akin. Baka hindi lang pinapalata. Kilala mo ba si Tisay? Yung nagbebenta ng barbecue sa gilid ng court? Yun nga. Yung maikli mag-shorts? Bakit naman yun ang napansin mo?
Kasi, nung bumili ako ng barbecue, tapos nahulog yung sukli ko. Yun, pagkakuha ko. Ang ikli na shorts. Dami-dami mo napapansin. Eh, sa nakikita ko kasi. Pili ka na dyan. Nora, pakibigay mo. Anong gusto mo? Ito na lang, kuya, at ito. At isang order na to, tsaka isang order na rin ito. Kain o ibabalot? Balot po. Oh, kuya, ano meron doon kay Tisay? Papansin ko lang kasi sa tuwing dadaan ako dun sa may barbecue nila. Laging lumalabas yun. May gusto na agad? Pakiramdam ko nga. Kaya lumalabas yun, gusto niyang ipakita sa akin yung short niyang isang dangkalang ikli. Nakukuha nga nila yung atensyon ng mga lalaki. Pero, pangit tingnan. Parang yung mukha mo ngay, kuya. Ang pangit tingnan. Nay! Kain na po. Anong nangyari sa'yo? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Okay lang po ako. Kain na po. Kain. Miguel. Dapat kasi sinabi mo, panalo ka. Kumain ka lang dyan. Nay. Kain na kayo, Nay. Sabihin mo kasi, panalo ka naman. Nay, sayang naman tong ulam, oh. Kulit mo naman, eh. Panalo ka, yun ang sabihin mo. Nay, di ba sabi niyo, gutom na kayo? Nay, panalo naman po si kuya, eh. Nay. Alam ko namang hindi kayo makakatulog nang hindi ko makain eh. Baka maya magkasakit pa kayo niyan. Sabi mo naman ako. Pwede ba, Ramon? Kumakain ako? Sa tawag mo ang ihirap sa akin yung mukha mong basag-basag? Hindi ko naman pinapabayaan yung sarili ko, Nay. Tsaka hindi mangyayari sa akin yung... Pasensya na po, Nay. Sige po. Una na po ako. Ramon, yung alcohol at bulak nasa ibabaw ng cabinet. Linisin mo yung sugat mo bago ka matulog. Nay, alis na po kami. Nay, ano na po pala kami, Nay? Ayusin natin. Mas pa. Alam mo, kuya, style yan. Yung style ko, mahulog yung mga gamit. Ayusin nga natin. Yan. Kuya, sabi pa tayo uwi mamaya? Oo, makita lang tayo sa gym. Sige, kuya. Ingat.
ka. Hindi. Okay lang. Okay lang ako. Okay na. Ah, nangihina na. Ah, wala na. Buwagal na, di na tumatama. Depensa, depensa. Siyatan mo tirahin. Hindi ka naman pang heavyweight. Pang overweight ka. Ayusin mo, Majin Buu. Eh, paano kita bibigyan ng laban niya kung ganyan ka maglaro? Sige! Papayatin mo yan! Si Majin Buu! Yeah! Sakit nun! O, natuling! Ikaw na balut ka? Kanina ka pa! Niloloko mo ba ako? Ha? O gusto mo ikaw ang patumbay ko? Lapit! Dito ba? Gusto mo matikman ang Dragon Shadow Technique? Yeah! Wa! Oh! Ay! Tingin mo yan? Mamaya magkapikunan pa kayo niyan eh. Sinasayang niyo lang yung oras sa pag-aasaran eh. Tama rin! Coach! Kailan ba ako makakaroon ng laban? Kasi praktisadong-praktisado na ako eh. Eh wala pa. Imbes na makipag-aasaran ka dyan kay Balot, eh ayusin mo yung pag-iinsayo mo. Maghintay-hintay ka lang. Magkakalaban ka rin yan. Ayun, no? After 1:34, the 8th round by knockout, Ramon Guerrero! Ayos, Ramon! Usap-usapan ang laban mo, ah. Come from behave. Anong come from behave? Come from behind, hindi behave. Kitang-kita naman, talo talaga. Kataon lang na tumama talaga yung isang suntok ko. Ang importante, nakatikim ka na rin ng panalo. Di ba? Oo nga, Ramon. Samantalang itong si Majin Buu, hindi pa nakatikim lumaban. Alam mo, di mo ako napahanga dun sa suntok na nagpabagsak kay batas eh. Pero napabilib mo ako, Ramon. Napabilib mo ako sa tibay mo. Eh, sigurado, hihingi ng rematch yun. Rematch? Oo. Oh, eh, kilala ko yung coach nun. Hindi papayag yun ng ganun-ganun lang pagkatalo nila.
naka-shades ka pa. Nabili ko lang, kuya. Second hand. Saan? Doon, sa gitarista. Nakayusap nga lang ako eh. Ayos ba? Kuya, turuan mo naman ako mag-boxing. Baka habang buhay na ako hindi ka usapin ni nanay, pagpati ikaw, sinali ko dito. Pagbutihin mo na lang yung pag-aaral mo. Pero nga ako niyang shades mo. Huwag, kuya. Damot naman ito. Tingnan niyo naman, ma'am, kung anong ginawa ng batang yan sa ilong ng apo ko. Alam mo, Miguel, Baldo, kung saan kayo dapat maging matapang? Sa paggawa ng tama. Ang tunay na matapang ay yung marunong magtimpi. Dahil hindi isang kaduwagan ang pag-iwas sa basagulo. Hindi naman po talaga ako yun noon eh. Kahit ano pamang dahilan, hindi naman kayo dapat kasing nag-aaway. At lalong hindi kayo dapat nagsasakitan. Ma'am, pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Pagsasabihan ko po itong kapatid ko. Hindi naman talaga ako naon eh. Miguel! Tama na. Mag-sorry ka. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Sorry naman. Mag-sorry ka! Sorry. Sorry, Baldo. O siya, magkamay na kayong dalawa. At huwag na kayong mag-aaway na ulit, ha? Sige na, magkamay na kayo. Yan. Pasensya na po talaga, hindi na po mauulit. Sige po, una na po kami. Tara na, Miguel. Miguel! Miguel! Nay, alam niyo ba pagkaso ng sunod ng mga planets? Simula po pinakamalapit at pinakamalayo po sa araw. Mercury. Venus. Earth. Tapos, Mars. Ah, Nay, kayo po ang sumagot. Mukha namang tama ang sabi ng kuya mo eh. Jupiter, tapos Saturn. Sulat mo na lahat para kompleto na, Miguel. Na hindi po pala yun yung tanong, iba po pala. Kunyari ka pa eh, sinusulat mo naman lahat ng mga sinasabi ko oh. Mili siya salita ba? Dagdag mo pa dyan, Uranus, tapos Neptune, tapos Pluto. Ayan, Miguel, kompleto na. You know, parang may nagsasalita talaga. Boses pala ka. Saan kayo nagagaling yun? Kaya pala nauubos yung mga brief ko? Sinusuot mo? Sa'yo ba to? Kala ko sa akin eh. Kuya, sorry ah. Sorry, sorry. Hanap ako ng hanap, sinusuot mo pala. Hindi kuya. Sorry dun sa kanina. Hindi, wala na yun. Basta huwag ka na ulit makikipag-away ah. Yes, boss. Pero kuya, ako kapatid mo, kaya dapat sa akin ka kumampi. Hindi kita pwedeng konsintihin. Akala ko ba mahal mo ako? Kapatid mo ako eh. Oo nga. Pero yung pagkonsinte, hindi tunay na pagmamahal yun. Naiintindihan mo? The sun is the center of the solar system.
Nabuo siya ng siyam na planet. Ang Jupiter at Saturn ay pinakamalaking planets. At ang Pluto naman ay ang pinakamalayo sa Sun. Very good tayo. Oh? Sobra. Dahil dyan, may ibibigay ako sa'yo. Ano yan, kuya? Oh, tingnan mo. Para saan to, kuya? Saan mo? Ah. Baka naman tirahin mo pa yung mga brief ko, ha? Puro bago na yan. Nagmamadali ka ba, Ineng? Di ko lang makita yung itim na sinulid eh. Hindi naman po. Sige lang po. Ah, eto pala. Nay. Mga anak ko nga pala, si Ramon at si Miguel. Ano ngang pangalan mo, Ineng? Abby po. Abby. Ba't nga pala nasira to? Natalisod po ako eh. Saan? Sa cafe po. Ganda ng gitara mo, ate ah. Paano ba yan? Ginto? Ate, bakit hindi niyo po kasama asawa niyo? Ha? Wala pa akong asawa. Eh, bakit hindi niyo po kasama boyfriend niyo? Miguel. Busy siya eh. Joke lang, wala pa akong boyfriend. Nay, si Miguel. Nangungulit, oh. Ah, okay lang po. Pasensyahan mo na, ha? Makulit talaga yung batang yan. Ilang taon ka na? Ah, 10 po. Si Kuya 20. 20 ano ka nga, Kuya? 26. Tara, mag-bis ka muna. Ah, mamaya na, Kuya. Nakikipagkwentuhan pa ako, eh. Ah, Kuya, sayo na lang pala to. Masarap pa yan, ha? Tara! Saan ka po nakatira? Dyan lang sa Dakila Street. Kakalipat lang namin eh. Saan po yung Dakila Street? Yung kasunod ng Makata Street. Miguel, ba't ba'ng dami mong tanong? Ba't nga pala umakyat ang kuya mo? Nahihiya po eh. Mayayain talaga si kuya sa babae. Lalo sa magaganda, pero mabait yun. Binilhan niya nga ako ng bagong brief oh. Ito. Kasi palagi ko daw sinusuot yung brief niya. Bakit, kuya? Di ba sabi ko sa'yo mag-bias ka muna? Teka lang, kuya. Tatapusin ko lang kwento ko. Palagi ko daw kasi sinusuot yung brief niya. Eh, ang luwag. Maluwag na din kasi yung mga garter eh. Ang sweet naman ng kuya mo. Kuya, narinig mo yun? Ang sweet no daw? Ang ibig kong sabihin, sweet siya sa'yo. Sweet talaga si kuya. Pero mapagsik yan sa ibabaw ng ring. Nagbaboxing kuya mo? Shhh! Oo, boxingero si kuya. Madalas siya lumaban. Madalas matalo. Pero minsan, panalo, ang kalaban. Pero magaling naman si kuya. Siguro dahil sa malugang garter ng brief niya, nahihirapan siya kumilos kaya natatalo siya. Anong araw ngayon? Martes. Parang pwede naman. Sige. Oh, eto Ineng. Ayos na to. Ganda ng pagkatahina ya. Parang brand new. Brand new. Salamat po.
Una na ako, ah. Ah, sige, ate. Bye-bye. Ay, ate. Teka pala. Kuya, aalis na. Wala ka ba ipapasabi? Wala. Ate, babay daw. Ingat ka daw. Mahina. Excuse po. Excuse me po. Excuse me po. Grabe, ang daming tao. Alam mo ba, first time ko manood ng boxing. Talaga, ate? Oo. Sisimula na yata eh. Mukhang tapos na kayo first round eh. Yun, doon tayo sa unahan. Tara. Nagpa-reserve na ako na upuan eh. Para kitang-kita mo kung gaano kagaling si Kuya. Galing yan. Wala lang sa itsura. Hindi ko naman sinabi, hindi po kasi Kuya. Wala lang sa itsura niya na magaling. Ah, hmm. Pero may itsura siya. Sandali lang ate ha. Kuya! Kuya! Ha? Oh. Tingin ka sa likod. Dapat panaluin ha. Pinagyabang na kita. Oo. Oh. Ako na. Ganyan talaga ang mga bida. Sa una ay talo muna. Ano ba yan? Abangan mo lang yan, oh. Babawi yan, babawi yan. Ano mo, ate? Tiyempo lang yan. Tignan mo, oh. Tignan mo. Yan na, pag yan tumama yung kaliwa niya, bagsak ang kalaban na yan. Gamitin niya na ang kanyang signature move. Yan na! Relax ka lang, ate. Babangon yan. 1, 2, 3, 4. Hindi, babangon yan. Babangon yan. 6, si Kuya pa. Bida yan eh. Babangon yan, tingnan mo. 8, abangan 9, mo na lang. Wala sa mga ilikod ko? Ikaw na. Talo ka naman eh. Yan! Bakit naman ganun, kuya? Napahiya tayo eh. Anong gagawin ko? Eh, magaling naman talaga yung kalaban. Nakakita ka lang na maganda? Nataranta ka na? Hindi ah. Dapat, pag may nakikita ka maganda, nagpapasikat ka. Dami mo kasing sinasabi, lalo ako natataranta. Ako pa, sinisi mo? E di ikaw magpunos niyan. Anong mas gusto niyo, tubig o juice? Tikisa na lang eh. Sa akin na lang po yung juice. Nakikuha na lang po yung tubig. Talo naman siya. Kilala mo ba si Albert Einstein? Sino yun? Kaklase mo? Hindi, matanda na yun. Patay na. Ano meron sa kanya? Alam mo ba na 4 na taon bago siya natutong magsalita? Pero sinong mag-aakala na magiging isa siyang magaling na theoretical physicist? Kuya, ilang taon ba ako bago nakapagsalita? 1 taon at kalahati. Pero sobrang daldal mo na nun. Ikaw, Ramon, ilang taon ka na nga ulit? 26. Nauna pa pala sa'yo si Einstein magsalita.
Si Michael Jordan, alam mo ba na ilang beses yun hindi tinatanggap sa basketball team ng school nila? Yun, kilala ko yun, si Michael Jordan. Fan ako na Utah Jazz eh. Ano Utah Jazz? Chicago Bulls. Well, talo ko naman. Anong ibig sabihin nun, ate? Ibig sabihin nun, tama ka. Ang mga bida, sa umpisa, talo muna. Oo nga no, parang si kuya. Sa una eh, talo muna. Pero, hindi. Kasi hanggang sa matapos, talo siya. Nag-uumpisa pa lang ang laban, Miguel. Nag-uumpisa pa lang ang karir ng kuya mo sa boxing. O, paano? Una na ako, ah. Bye-bye. Ganda niya. Ngayon mo na sinabi yan kung kailan nakaalis na. Kanina, di ka makapagsalita-salita. Paano nga, nadidistract ako sa'yo? Ako na naman. Tingnan mo, di mo malangin na, Ted. Oo nga, no? Tara, kuya, bulin natin siya. Maabuto pa natin. Eh, kung ako na lang kaya maghatid sa kanya. Paano ako? Eh, malapit lang naman yung kanila, oh. Eh, di babalikan kita dito. O, sige-sige na, kuya. Basta huwag ka mahihiya, ha? Baka naman pwedeng umubo ka kahit konti lang para di tayo masyadong awkward. Alam mo na, masyado ka kasing tahimik eh. Hindi kasi ako sanay makipag-usap sa... Sa? Sa maganda. Oo. Naiiya kasi ako eh. Eto. Maganda pa din. Eh, ito. Maganda pa din. Ito? Ate, pag inatid ka rin ba ng boyfriend mo, matagal din bumalik? Wala pa naman akong boyfriend eh. Lahat ng kwento niya, eh... Ang bida yung pogi at mabait daw niyang kuya. Galing mang sales talk ng kapatid mo ah. Aral na aral? Hindi ah. Hindi ko tinuturuan yun. Teka, di ba sa Dakila Street ka? Mm-mm. Di tayo dumaan. Dito yung daan. May daan dito. Pero, dito nga yung daan. Hindi, meron nga akong alam na daan dito. Eh, bakit ba mas marunong ka pa? Eh, bahay namin yun. Hindi, pero may daan talaga dito, alam ko. Oo nga, pero malayo dyan. Kaya nga. Sige, dito. Toy, magsasara na. Aga pa po ah. Gabi na, di ka pa ba uuwi? Paano? Dito na yung sa amin. Ingat ka na lang pa uwi ah. Sige, pahinga ka na. Siya nga pala may gig ako bukas. Alas 7. Sa Sanctum. Wala lang, nasabi ko lang. Good night.
Miguel. Miguel, tara na. Tara na. Kuya, madami pa kayo na pagkwentuhan, kuya? Oo, tara. Kwento mo ah. Siyempre eh. Saan ka pupunta? Dito tayo dumaan. Dito na. Malayo dyan. Oo nga. Di ba madami ka ikukwento? Gumagaan ang pakiramdam kasi alam kung nandyan ka sa tabi ko. Kahit kung minsan nag-aaway tayo, kung minsan hindi ko maiwasan magtampo. Nagpapalambing lang sa'yo, panatag ang puso, hindi sumusuko kasi alam kung nandyan ka sa aking tabi. Nagliliwanag kahit madilim ang gabi, ngunit kung minsan hindi ko maiwasan mabighati kapag iniwan mo ko sandali. Alam kong babalik ka, di ka naman mawawala, kaya di mawawala ng pag-asa. Ako'y panatag kasi nagpapanatag. Nandyan, nandyan, palaging nandyan ang langit, umaraw man o umulan. Nandyan, nandyan, palaging nandyan ang Magaling ba ako? Oo, sobra. Napilitan ka lang yata eh. Hindi ah. Eh, ba't parang di ka kinikilig? Hmm? Ba't parang di ka kinikilig? Kiligin ka. Ayan. Hindi tama na, hindi bagay. Sabi mo, kiligin. Hindi bagay sa'yo. Siya nga pala. Asan si Miguel? Hindi ko na yung sinama. Pasok pa yung bukas. Tama mahirap gisingin sa umaga yon. Pangat na ba ako? Hindi ah. Mas lalo kang gumaganda. Eh, kasi sabi mo, mahihain ka sa mga magaganda. Mm-mm. Bakit parang di ka na nahihiya sa akin? Hindi ka pumangit. Ako yung nagbago. Dahil sa'yo. Miguel, kain na tayo, anak. Nay, una na po kayo. Antay ko lang na po si kuya. Sige, nagugutom na ako. Mauna na ako sa'yo, ha? Swerte pala eh. Lagi nandyan ang langit. Umaraw man o umulan. Nandyan. Nandyan. Kumakaan
Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Diyan lang. May lugar ba diyan lang? Saan yung diyan lang? Sanctum. Ganda pala ng boss ni Abby, no? Bakit di mo ako sinama? Gabi na eh. Ramon. Nay. Kain na kayong dalawa. Kanina ka pa hinihintay ni Miguel. Oo, Nay. Busog na po ako. Kumain na po kami ni Abby. Kumain na palang kuya mo, Miguel eh. Tara na. Uy. Anong problema nun, Nay? Yaan mo na. Kakain din yan pag nagutom. Parang kayo po. Biro lang, Nay. Sakit mo nang manuntok ngayon, Ramon! Ayaw ko na, Ramon! Sinabi ko nang ayaw ko na! Ayaw ko na! Bahala ka sa buhay mo! Balot! Sige, jump straight. Jump straight. 1-2! 1-2! 1-2! Jump straight! Abby. Coach, si Abby. Hello po. Sige, tuloy natin uli. Tandaan, ang tula dapat may tugma. O ganito ha, magsusulat kayo ng sarili ninyong tula. Ang topic, isang taong hinahangaan ninyo. Isipan nyo na din ng pamagat ang tula. Ipapasa ninyo ang inyong assignment sa isang linggo. Maliwanag? Baka naman gusto mong dagdagan yung isa mong panalo. Pag hindi ka pa rin nanalo, aba eh mag-isip-isip ka na kung pida ka ba talaga. Ito pala oh, cucumber juice. Ginawa ko yan. Masarap yan. Pampaano ba itong cucumber? Pampahydrate? Hindi. Pampapanalo. Tikman ko, ha? Kuya! Sandali! Binila kita na! Miguel! Takbo kasi ng takbo, eh. Ako tuloy na perwesyo. Nasaktan ka ba, Miguel? Hindi po, ate. Okay lang po ako. Sabi ko naman sa'yo, daan-daan lang. Ayan, natapon tuloy yung palamig. Oh, atin na lang tayo dito sa juice. Ayoko niyan. May laway mo na yan, eh. Arte naman ito? Saka, hindi naman ako nauuhaw. Masarap ba? Oh, masarap. Tsaka lumakas ako. Sa tingin ko, simula na ng mga panalo ko. Panalo ka naman na. Kasi... nakilala mo na ako. Minsan, corny ka rin pala. Ako? Oo. Corny? Paano ba to? Sino nga ulit corny? Ikaw. Ako? Ako, ha? Ako, aray, ha? Ano ba? Ako? Ano ba? Sinong corny ngayon, ha? Sinong corny? Teka, turuan kita. Ganito kasi yan. Dapat yung gloves, nakaharang sa mukha mo para... Oo, alam ko. Kasi pag walang depensa, tatamaan yung mukha ko. Hindi. Kasi ako yung tinatamaan kapag nakikita ko yung mukha mo. Sino ngayon yung corny? Ha? Ikaw pa din. Sino ngayon yung corny? Ha? Ikaw.
Miguel. Ano bang problema mo, anak, at mukhang mauubos na yung notebook mo? Hirap po kasi yung assignment namin eh. Tungkol ba saan yun? Sino po ba pwede ko nga? Ah, alam mo, hindi ako pwedeng sumagot niyan. Kasi iba't iba tayo ng hinahangaan. Eh, sino po ba hinahangaan niyo? Ako, si Dr. Jose Rizal ang aking hinahangaan. Eh di hahanga na rin po ako sa kanya. Para siya na rin po isusulit ko dito. Hindi ganun yun. Eh di kahit sino na lang po. Alam mo, hindi maaring kahit sino na lang ating hinahangaan. Hindi natin namamalayan. Naiimpluwensya nila tayo sa ating pagkilos. Halimbawa, pagsasalita, minsan kahit sa prinsipyo. Kaya, mahalaga na maging maingat tayo sa pagpili ng ating hinahangaan. Di lahat ng clown, eh may pintura sa mukha. Tapos may kulay pula sa ilong. Hindi rin lahat ng teacher, eh nakasalamin, tapos nakasuot ng uniform. Hindi rin lahat ng superhero, eh may pakpak at maskara. At hindi lahat ng kuya, eh kagaya niya. Pero dahil magkala yung edad namin, hindi madali ang manimbang. Siguro nga, kailangan dagdagan. Kasi kung ako lang, kulang. Kaya minsan, mabuti pa siguro, manood at tumihimik na lang. Dati, may anxious sa babae. Pero nagbago, nakilala niya si ate. Ngayon, sila na yung magkatabi. Ako, nasa isang tabi. Eh ano naman, hindi naman ako apektado. Buti nga sa kanya. Kasi sa mga laban niya, palagi naman siyang talo. Kung ano-ano kasing inuuna. Bago siya maligaw, dapat mag-ensayo muna. Pero sa tuwing tinatamaan siya ng mga sunto, pati ako, tinatamaan din. Kaya ang masaktan si kuya, kahit kailan, hindi ko gugustuhin. Kahit anong mayari, si kuya pa din ang bida. Ganun daw talaga, ang mga bida, malaking talo sa umpisa. Tapos mo na ba yung assignment mo? Hindi pa, kuya. Tungkol saan ba yun? Tungkol sa mga planets. Ano ba naman yung teacher nyo? Wala lang ibang itinuro sa inyo kundi puro planets. Pero sige, tulungan kita. Huwag na, kuya. Madali lang naman eh. Saka baka may lakad kayo ni Ate Abby. Hindi, wala. Bukas pa naman kami magkikita. Alam mo, kuya. Hindi naman pala siya ganun kagaling gumanta at mag-gitara, no? Ha? Nagkaklase nga ako, bata lang yun, ha? Pero mas magaling pa sa kanya. Hindi nga mataas ang boses niya. Pero kapag kumanta naman, tamang-tama. Mulan! May dimple nga siya. Isa naman. Ano kaya yun? Saka bakit ganun yung pabango niya? Amoy gamot. Parang magkakasakit tuloy ako pag naamoy ko eh.
Miguel, halika nga rito. Dito ka. Bakit, kuya? Ako ang dapat magtanong. Bakit, Miguel? May problema ka ba kay Abby? Wala. Nasabi ko lang naman yung mga napapansin ko eh. Di ba ganito naman talaga ako dati pa? Ikaw lang naman ang nagbago eh. Kaya parang mahina ni ulan. Tara na. Ayaw mo ba kay Abby? Ha? Tinatanong kita, Miguel. Ayaw mo ba sa kanya? Hindi. Bait nga niya. Eh, anong problema mo? Wala. Eh, bakit ka iyak ng iyak? Ano ba nakakaiyak? Sa'yo, tuturuan kita! Hindi ko nga alam. Totoo ba tinuturo mo sa akin eh? Ito sabi mo, lulapit ang Neptune sa araw. Hindi na kanya nakikita yung araw kasi mas lulapit sa kanya yung Pluto. Yun ba talaga yung assignment mo? Hindi, ang assignment ko talaga. Paano mapapalapit ulit sa araw? Jump straight. One, two, hook. One, two, hook. Kamusta? Welcome dito sa gym namin. Sige, tuloy lang ang pag-iinsayo. Ayaw din naman namin makaabala. Kamusta ka na, Ramon? Ramon nga ba? Oh, Ramon nga. Yung nagpabagsak kay Batas. Siyang nagpabagsak dito, oh. Butas. Tingnan nyo, oh. Butas. Patikimin mo nga ng isang solid para tumahimik. Congrats nga pala. Sunod-sunod ang panalo mo, ha? Hindi na rin naman kami magtatagal. Nagpunta lang naman kami dito para humingi ng rematch. Pasensya na, pero hindi siguro muna. Hindi kami nag-aksay ng panahon pumunta dito. Para lang tanggihan nyo. Kasi nga, di pa panalo naman kayo ng unang laban? Salamat sa panahon at sa pagpasyal nyo rito sa gym namin. Pero pasensya na. Dahil hindi pa... Sige, coach. Pahiga ko si rematch. Tapos na ang usapan. Dali lang naman palang kausap si Ramon eh. Ano, tuloy na kami. Thank you.
Alam mo, ganyan talaga ang mga bata. Matampuhin. Gusto laging nasa kanilang atensyon. Ikaw na lang umintindi diyan sa kapatid mo. Ganyan ka rin ng bata ka, lalo na sa tatay mo. Pati nga ako, pinagseselosan mo. Kasya kaya sa'yo to? Hindi na rin naman kita mapigilan sa hilig mo. Eddie. Galingan mo na lang. Basta. Mag-iingat ka. Ang susunod na magre-recite ng tula ay si Miguel Guerrero. Palakpakan natin siya. Ang kuya kong palaging talo sa umpisa. Na kuya, ikagaya niya. Depensa mo! Ayusin mo! Buti nga sa kanya. Kasi sa mga laban niya, palagi naman siyang talo. Tinatamaan siya ng sunto. Pati ako, tinatamaan din. Kaya masaktan si kuya, kahit kailan, hindi ko gugustuhin.
laging talo sa umpisa. Nay? Miguel? Nay? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Magnanako ka, no? Nahan si Inay. Nahan si Miguel. Sino Miguel? Baliw ka ba? Umalis ka na, tatawag ako ng polis. Eh bakit niya ako alis? Eh bahay ka namin to! Hindi mo nakatira, umalis ka na! Sa amin to! Ano ba pinagsasabi mo? Lumabas ka na! Lumabas ka na! Labas! Nay! Miguel! Buksan niyo to! Nasaan ba si nanay? Miguel!
Abby? Ano ba nangyayari? Sino to? Paliwanag mo naman sa akin, oh. Ramon. Bakit ka umiiyak? Trick-leader pa niya ba ako? Kasabot ka rin ba nila, nanay? Galing niyo naman ang Marte. Abby, magsalita ka naman! Ano ba nangyayari? Ramon, naghintay ako. Di naman ako umalis eh! Paliwanag mo naman sa akin mo! Anong problema dito, Abby? Mike, mag-uusap lang kami. Ano mag-uusap? Mag-uusap lang kami. Mag-uusap ang pinasawa ko! Abby! Paliwa ba? Ano ka asawa? Abby, sumay ka na. Abi, sumayin lang. Abi, para mag-uusap lang kami! Bastos ka ba? Pinapos na sa awa ko eh! Abi! Abi. Pagbago sa loob ng 5 taon na wala kang malay. Coach, nasa yung pamilya ko? Nakilala na rin akong balita kung nasan si Miguel ngayon. Di ko na rin maalala kung kailan kami huling nagkita. Mahirap kalimutan ang mga sandali. Yakap mo mga ngiti. Mararanasan ko bang muli ang saya kapag nariyan ka ang sigla. Tibayin mo loob mo, Ramon. May dahilan kung bakit hanggang ngayon eh, buhay ka pa. Di ko nga po maramdaman na buhay pa ako eh. Kung nararamdaman mo ang sakit at lungkot, yan ay katunayan na buhay ka. Marami man ang nawala sa'yo, Ramon. Pero tandaan mo, hindi nawala ang nagbibigay sa'yo ng buhay. Kailangan lang kilalanin mo siya. Ang kwento ng buhay, eh hindi tungkol sa pagbagsak.
kundi tungkol ito sa pagbangon, Ramon. Kayang-kayang ipihit ng Diyos ang mga bagay na sa tingin natin eh negatibo para maging positibo. Pahinga ka na. Salamat po, Coach. Coach. Ayun, may mainit na tubig na dyan sa kusina. Oh. Magkape ka na. Mamaya na po, tulungan ko po muna kayo. Ay, wag na. Kaya ko na yan. Ako nang bahala dyan. Tsaka, malakas pa naman ako eh. Kailangan ko rin ng exercise. Medyo makalat na kasi eh. Kaya, kailangan ayusin na. Nakakayaro sa bisita ko eh. Hindi naman po. Tingnan mo to, Ramon. Muntik ko nung maitapon doon sa basura eh. Coach, kailangan ko na pong hanapin yung kapatid ko. Tao po. Itatanong ko lang sana yung tungkol sa nakatira dito nung... Hindi ko alam. Umalis ka na. Ang solar system ay binubuo ng araw at mga planeta. Ma'am, bakit hindi po kasama ang Pluto sa sinabi niyo? Noong year 2006, ipinagtibay na ang Pluto ay hindi na isang planeta, kundi ito ay dwarf planet. Kaya hindi na siya kasama sa solar system. Tatanong ko lang po, ma'am, alam niyo po ba kung nasa si Miguel? Ha? Hindi eh. Pero huli ko siyang nakita nung gumraduate siya nung grade 6. Hayaan mo, ipagtatanong ko sa ibang mga teachers. Sige po. Salamat po. Walang anuman. Ang tao'y talagang dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Subalit ano ang dapat na maunawaan ng tao kapag ka nakararanas siya ng mga pagsubok? Ganito Miguel? Ang sinasabi sa unang Pedro 1:6-7. Sorry. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Dito lang yun eh. Eto, oh, sabi ko na nga ba eh. Yan yun. Nakita ko yan sa ospital. Makakatulong po ito. Thank you.
Si Sai. Ramon! Parang ang tagal mo nang dinadaan dito. Ba't nga pala hindi mo kasama ang asawa mo? Ah? Ay, yung asawa ko nasa bahay. Naalagaan yung anak namin. Ah. Bibili ka ba? Ay, hindi. Usod ka ng konti dyan, baka hinaharangan mo kasi yung paninda ko. Kailan uling dumaan dito si Miguel? Hindi ko alam. Siya, sige. Salamat. Ramon, sandali. Seryoso? May asawa ka na nga? Oo. Sige. Magandang magandang hapon, Pilipinas. Nagbabalik ang serbisyo ng Agila. Nasa studio si Ramon Guerrero. Mananawagan po sana ako para dun po sa kapatid ko po. Yung kapatid mong, anong pangalan ng kapatid mong nawawala ba? Opo, Miguel Guerrero po. Ilang buwan, ilang araw mo nang hindi nakikita yung kapatid mo? Bale, sobrang tagal na po. Isa po kasi akong boksingero po. Tapos natalo po ako sa laban, knockout po. Bale, 5 taon po akong nakatulog po. Ang totoo po, pakiramdam ko po, parang kahapon lang po nangyari, pero 5 taon na po pala yung lumipas. Sige, nasa iyo pagkakataon, Ramon, at manawagan ka sa iyong kapatid. Miguel, kung nakikinig ka, si Kuya Ramon to, huwag ka na magtampo. Ikaw na lang yung natitira sa akin. Kung saan-saan na kita inaalam, hindi naman kita makita. Puntahan mo ako dun sa dating gym. Basta tayo laging nag-ensayo. Sige na, Miguel. Miguel, kung ikaw eh nakikinig ngayon, ang kapatid mong si Ramon, hinahanap ka. Sakay ka na! Balot! Tara na! Sakay ka na! Pupunta din ako sa gym! Di na. Lakad na lang ako. Lapit lang naman. Doon na tayo magkita. Hindi! Sakay ka na! Para may experience mo yung kotse ko. Ganda ng kotse mo, ha. Ibang klase, ha. Big time. Hayaan mo! Makikita din natin yung kapatid mo! Laki na ng pinagbago mo, Balot, ha. O nga, eh. Pero, huwag mo na akong tawagin, Balot. Hindi ko nga alam yung tunay mong pangalan, eh. Patrick! Coach. Oh. Ibisita po kayo. Magandang hapon. Ano ba sadya nyo? Hindi niyo po ba ako nakikilala? Balot? Patrick po! Eh, pasensya ka na.
Kamukha mo kasi yung si Balut eh, yung dating janitor dito. Kumukha mo daw. Anong nakakatawa? Biro mo, ang tagal natin magkakasama eh. Ngayon ko lang nalaman na Patrick palang pangalan mo. Tara, kain na tayo. Sige, sandali lang ah. O, baka may gusto pa. Kain lang ng kain. Sige. Eh, kumusta ka naman? Mukhang bigating ka na. O nga po eh. Actually, kauwi ko lang din. Aba, eh bakit? Saan ka ba galing? 4 na taon ako sa States. Mas mahirap palang mag-English kaysa magwalis at mag-map ng sahig. Mukhang di naman halata sa itsura mong nahirapan ka eh. Mukhang bumata ka pa nga eh. Oh, sa bagay, napansin ko din naman na pumugi ako eh. Napansin mo din ba yun, Ramon? Na bumata ka? Na pumugi ako? Ay, wala akong sinabing pumugi ah. Basang sinabi ko lang, bumata ka. At dahil alam niyo na, mm. Hindi maiwasang pag-asenso. Mm-mm. Eh, naisipan kong gamitin sa negosyo yung naipon ko. Aba. Gusto ko din naman ma-experience ang pagiging businessman. Maganda yan, ha? Maganda yan. Eh, pero teka, ano bang negosyong naiisip mo? Buhayin ulit natin ang gym. Nahihirapan, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Nasasaktan, ngunit hindi nagdaramdam. Lahat baka kaya, matatamaan, di mo maiiwasan. Nasusugatan, ngunit nag-open, bantayan mo yung counter niya, ha? Galaw! Yan! Bilisan ng kilos! Yan, sige, ganyan! Ramon. Makikita mo rin yung kapatid mo. Excuse me po. Mm. Sa inyo po ba itong gym? Oo. Bakit? Pwede po ba kami magkabit ng poster dito? Ano bang poster yan? Next week po kasi may boxing match. In the red corner, wearing black and red trunks, weighing 180 pounds in his debut in professional boxing, Jim Boy, Majimbo Katimdig! In the blue corner, wearing blue and black trunks, hosting a regular 10 wins, motivated with a brutal knockout. El Rubio Mendoza.
Uppercut! 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 Majin Buu, Cover! Coach, masakit. Sa tagliris ang umatake. Ibaba mo depensa mo. Pero, masakit talaga eh. Di ba, lalaban tayo, coach. Matagal ko itong hinintay. Dating talaga yung mga pagkakataon na wala kang ibang dapat gawin kundi ipanalo ang laban. Iba-ibang laban, minsan, sa pagitan ng puso at isipan. Kasi yung puso, kapag nakaramdam ng sakit, gusto nang sumuko. Pero dahil ang isip ang natuturuan, ito yung pilit na nakikipaglaban. Tigmaan sa pagitan ng gusto at kailangan. Gusto lang umurong, pero kailangan sumulong. Tama na, Jimboy. Tignan na natin to. Tignan na kaya. Coach, 6 na taon at 6 na buwan ko itong hinintay. Isang round na lang. Tatapusin ko na. Ang bida, palaging talo sa umpisa. Pero, nagsisimula pa lang ba? O baka naman, tapos na. Natatapos lang siguro kapag umayaw ka na. Kaya ang bawal na salita, yung mga salita, hindi ko na kaya. Minsan, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo maghanap o kung hanggang kailan tayo maghihintay. Happy birthday to you! Yeah, kung ito sana sinuot mo, sana nanalo ka. Happy birthday, Kuya. Ang masakit pa, hindi natin masagot ang tanong na, meron nga ba? Darating pa ba? O habang buhay na lang tayong aasa?
Marami tayong tanong. Marami tayong hindi alam. Palaging may hinahanap. Palaging may kulang. Ang mahalaga ay yung mga natututunan natin sa bawat paghihintay. Sa bawat paghahanap. Sa bawat paglalakbay. Babalik ako. Hanggang ngayon, hindi ko ba di siya nakikita? Nakikitang nakakakita at nakadilat ang mga mata. Pero hindi ako napapagod. Hindi ako napapagod umasa. Umasang dadating din yung araw. Yung araw na magigising ka, Kuya. Ganun daw talaga. Ang mga bida, palaging talo sa umpisa. Sa akin, 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 sa